araw, pero bago lahat, syempre mag-bet muna tayo sa PNXBet.com. Ito po ay real money, PNXBet.com. Promo code natin, Lupon WXC. Pag mag-register kayo, yun ang gagamitin nyo, guys. And kung gusto nyo mag, ha? Times 11, Lil Gun? Naniniwala ka ba sa Lil Gun? Maliit ang baril niyan. Pero, Lil Gun. Eh, mali mo pagka... Game 1, teka lang ha. Oh, sige, espiritu, sumabi ka kay Alu. Sino, Liquipedia ka muna dyan. Liquipedia ka muna dyan. Bakit mo mismo sa live? Daga Mongolia. Yan, Liquipedia ka muna. Wala. Taga Mongolia. Naniniwala ako sa Mongols eh. Mongolia yan, taga Mongolia. Oh, Mongolia. Hmm. Kahapon nakita ko kasi kahapon tong Lil Gun na to. Wala silang ano, nitingnan ko na. Dinirin ako kahapon. Ang laro nila, kalaban nila doon, sila X-Learn. Basta sila X-Learn. Oh, yan, sininok na. Oh. Tapos, ang hero nila kahapon, mga exotic. Broodmother mid. Ano, Ricky, Venomancer, ganun yung mga hero nila. Broodmother, no? Oo, Broodmother. Feeling ko, makakachamba to ng isa. Oo, di, tayaan mo na kung napipil mo na. Sige. Tingnan ko kaya, sino yung hoyo na yan? Miracle, Peerless, Porret, Dokkan, Bombel. Sige, hindi naman ganun kalakasan. Doon tayo sa may ano. Dilgan. Dilgan. Times 11. Game 1 lang. Game 1 winner. Times 4. O, sige, game 1. Times 4, kala ko. 500. Yeah. Magkano tama? 2-3 din, di ba? Pwede na. First 15, saka ano, mayroon ba? Wala, no? Wala. Sa match winner, tinaw nga. Hintayin natin, ha? Place bet na yan. Yes, at magandang hapon po sa inyong lahat. Tingnan natin kung tatama ba ang pusta ni Alo at nagdito tayo sa close qualifier stage. Lil Gun is the natin. Best policy. Nakita niyo na ba? Pakita nga ulit ng Dota Pro Circuit ulit sa taas. Tignan mo nga, itsura. Hindi, yung ano, yung Liquipedia. Check mo na. So, pangalan pa lang. Pagkakatiwala mo ba? So, kanina, wala yun. Lakas ng ano eh. Yung Mega, saka yung ano, no? So, ang mangyayari dito, guys, ha? 2-0 din yung signal. Oo. So, yun na yung mga nangyayari, guys. Ang bali, ang kung sino yung mananalo dito, top 4 teams natin, papasok sa ating lower division. Next season at doon naman. This season yun. Nasa January 18. Start din nun. Lower division. Mm-hmm. So, yung top 2 naman doon is papasok naman sa next upper wala. Division. Wala. Hindi ma-place. Bawal. Refresh mo. Baka tapos na. Hindi mapa. Hindi, na meron na yata. Ayun, no? Sige. Place mo lang. Bakit tayo ma-place niyan? Naku po, delikado pa yung 500 mo. Tama, 2,000. Ah, match winner. Tayaman mo na rin. Dilgan. Ay, accept na. Wag na. Okay na yan. Sapa. Game handicap. Plus 1 ng ano? Plus 1. Ah, saan yun? Paano makikita yun? Yeah. Plus 1. Ayan. 500. Makaisa lang. Maka-aasi lang, guys. Okay na tayo, guys. Okay na yan. Shoutout mo sa mga tropa natin dyan, ha? At yung mga supporter natin dyan. Uy, 180 na. Padami na ng padami, guys. Kung gusto nyo po mag-support, check nyo po yung pin comment natin. Ay, shoutout kay Boss Romel na nanonood sa atin. Shoutout po sa inyo dyan, guys. And ito na nga, bakbakan ng Lil Gun versus Hoyo po. Hindi Shoyo to, ha? Shoyo po. Kalaban ng Shohoku, guys. Hoyo. Sila, Hoyo po ay sino sila? Dreamusel, Bumbel, Porev. Dreamusel, Bumbel, walang Porev. Walang Dreamusel dyan. Miracle. Miracle. Miracle, Porev, Fearless. Bumbel. Jokam. Yan. Jokam, saka si Bumbel. O, tinan mo, sabi ko sa'yo, yun. Pick pa lang, pero pasok sa lineup yan, ha? Lycan, ha? Nako, Lycan. Napakaganda yan. Yung mga meta hero nga to, hindi ko makilala ko itong Lil Gun na to. Basta, pero dahil taga Mongols, gusto ko yan. Mga Mongols yan. Mga Mongols yan. Mga kalahi mo yun? Oo, kalahi mo. Papalag mo yan. Papalagan ni Shola yan, guys. Mga kalahi Mongols. Yan. Pero tingnan natin dito, guys. At best of 2 lang po ang ating series. Mamaya, meron din pa po tayong laban. Yan. Ano naman mga laban mamaya? Meron tayo 0-2. Sila, zero yun ang sila, no? Dreamusel. In Your Dreams. 4 si In Your Dreams doon. Meet nila si Xiuwan. Xiaoyu na X-I-A-I-O-U. Basta yun, yung Xiaoyu.
Yan. Xiao Yu. Yan. And then si Polo Son 4 dyan, si In Your Dreams. Post yan, yan. Magandang laban yan. Mm-mm, namaya rin po iyan, ha? Iyan. So, ito, Lil Gun. Tingnan natin, guys. Best of 2 series lang po ito. Lahat po, pwede nyo betan sa PNX Bet, guys. And shoutout sa ating mga tropa. Yes. At yung dalawa po, tagdalawa po dito. Ito, di nyo pinalitan do? Malalaglag na dito at papasok sila. Simula kanina, NA? Sa next open qualifier na lang po. So, 8 din po ang ating papasok para sa next lower division natin. So, ito na. Lil Gun versus Hoyo. Bago ang lahat, guys. Ha? Magandang hapon po sa inyo. I-share nyo na po yung ating live stream. At abangan nyo po sa January 18 ang ating ano. Yung, share nyo na, guys. Share nyo na ang ating live stream. Kuya Nick. Share mo na. Baka may sakali po kayo dyan manalo. At yung mga supporters natin dyan, guys, ha? Yung may bago tayong stickers at pwede kayo mapunta sa exclusive group ng Kuya Nick at meron kayong chance na manalo ng PNX voucher at Arcana giveaway natin. Para sa inyo lang po yan, mga sir. Pero tingnan natin. Ito, like and pick coming from Lil Gun. Maganda to, lalo na yung kanyang Aghanims, di ba? So, sulit na sulit yan. Kada lane, meron ditong wolf. Pero, okay lang. Hoyo, meron silang hero na kaya makapag-clear ng waves. Baka, pairahan lang nila din yan. Kasi meron silang pangolier na pwede mag-bailstorm. Pero, pick coming from Lil Gun, Tiny. So, it's gonna be either 4 or mid Tiny. At Phoenix na to, siguro, pwede pa naman nila adjust to anytime. Mm-hmm. Yes. Ilan kukunin sa C teams para sa major? Top 3 teams po sa upper ang kukunin natin the bali January 18 po. Mm-hmm. 'Yun ang umpisa ng bakbakan natin. Pa-check yung yung Signal Ultra Game 1. Parang ang nai-upload yata yung, 'di ba? Mali, tingnan mo. Top 3 po ang kukunin. So sana makapasok po yung mga Pinoy teams natin dito para sa major. Pero okay. Oh, keeper of the light. Talagang pang-depensa 'tong si Daw kasi alam nila na ipagpo-push talaga dito itong si Lycan pero sobrang ano ni Lycan ngayon, no. Pasok na pasok talaga sa meta natin 'yan. Pero meron sila pambasag ng egg which is si Snapfire. Ano 'to? It's mid Snapfire. Ah, hindi. Pwede pa naman position. Pwede nga trash, guys. Pwede mag-offlane itong Snapper. Pero tatili natin Lil Gun. Makaisa lang, oh. Makaisa lang, ah. Hoyo, easy daw. CIS po, cast nyo. Ah, baka hindi may cast EU. Baka cast namin mamaya EU, guys. Tinoy teams po ba to parehas? Hindi po. Yung isa, Mongolia, taga-Mongolia at eto. Wala pong Pinoy dito. Wala, walang Pinoy. Pero mga kilala yung mga sa Hoyo. Ito sila, Merakel. Yung dating dalawa po sa yung dating so ang nawawala pala sa MG Trust yung Q. Saan si napunta siya? Hindi naglaro, no. Si Q ang MG Trust pa rin daw siya. Si MG Trust pa rin si Q. Pero si Bumble and Peerless lumipat na po nga dito sa Hoyo. Yun nga. Parang nawatak-watak pa rin siya. Pero isipin mo yung itong mga player na to or ito yung mga yung teams na dito. Dapat pag pinuo mo to, nakatingin ka hanggang sa next na season. Kasi, alam mo naman, pag napa lower division ka, hindi ka naman, wala ka naman chance sa major eh. Yes. Next season ka pa may chance na major. Sa open diba? Qualifier ka pa ulit. Hindi, kung ano ka, kung nag-top 2 ka rito sa lower division, pasok ka sa upper division, di ba? Kung magta-top 2 ka sa lower division. Next season pero nga, so kung maganda siguro magiging performance sila, dadire-diretso yan hanggang next season itong team nila. Kung hindi man, paano? Disband. Disband agad. Ayan o, kita mo, bahay perfect lang. O, pinili o. Oh, di ba? Ang mga Mongols nga, yan eh. Iba din talaga. Hindi, Merakel po, Merakel. Hindi siya Miracle. So, Merakel po siya ang Pinoy. Hindi pala Pinoy. Parang version ni Miracle na ano. Na tier 2, parang ganun. Pero tingnan natin, Viper pick coming from Lil Gun. Medyo exotic pick din talaga dito. Ah. Medyo tingin ko ano ang sagot ng Hoyo which is Monkey King. Uy, Monkey King. So medyo mahirapan yata siya against Viper kung i-ano nila yan mamaya. Pwedeng i-mid, no? Oo, kung i-mid nila yan. Nila yan. Pero kaya rin naman siguro itong Monkey King. And yun nga, natanggal yung passive niya rin dyan, yung Jingo Mastery. Dalawa. Tama. And let's see, yung iba man dito ng Hoyo.
Offlane. Offlane. Or baka offlane na itong Viper. Piling ko offlane pwede. Itong Viper. Oo. Bali mangyayari sa kanila, Viper and Phoenix kung sakali. Pero para tapatan nila talaga yung Monkey King. Pero yung Monkey King kasi maganda rin. Again, sa Lycan yan eh. Mm, tatayuan ka lang yan eh. Papalagang ka yan. Nagkas yung gusto nito. Nanlupon. Yun, no? Ayun. I-share nyo na po yung ating live stream, mga sir. Pero tingnan natin na dahil taga-apat lang po ang kukunin dito sa magkabilang group natin. Guys, so best of two lang po ito. At tingnan natin. Monkey King, ano next nila? Dragonite, ban coming from Hoyo. At pwede pa naman sila dito mag-ban ng ano. Pang kailangan nila yung ano eh. Pwede agad na makapag-out dun sa... pwede sila kailangan may maka-jump in para kay Snapfire mamaya dito. Kasi para kung mag-beatdown ng Mortimer Kisses to, tsaka ang sakit sa teamfight eh. Then, mag-check na siguro ano? Yan, yung Tiny na mag-check sa kanya dyan. Hanapin Tiny. Niya palagi yan. Ni, lambot lang, pwede niya naman ka din combo in dito. So, kulang ng Hoyo dito. Kaka-cancel lang yung ulti, di ba? Parang goods naman yun. And, tingnan natin. Okay, so yung Magnus na mag-empower dito sa Monkey King, tama naman yan. Coming from Lil Gun. Tingnan natin, Hoyo, ano pa mga pwede ni Lil Ban? Ako, sinasabi ko na. Broodmother. Ban na nila yung Broodmother. Baka last pick pa eh, no? Magulat sila, wala pa silang pang-counter dito. Sobrang lapit nila. Meron naman silang panggo na pwede nila igit na kung sakasakali. Ayun, naka-first plan pala yung Brood. Oo nga, no? Sabi siya, nanonood dyan, nanonood. Nag-Brood nga kasi yung kahapon po siya. Parang 23 minutes tapos yung Dota. Hayop. Ember Spirit. Pwede pa sila mag-Ember Spirit dito. Nakita ko rin mag-Ember Spirit. Itong Lil Gun, eh pwede naman. Queen of Pain, pwede pa dito para sa Hoyo kung ikikerry nila. Pero isipin nila kahit anong lane dito ng Monkey King, talagang tatapatan ng Viper yan eh. Yun yung pwede nila talaga na maparusahan ng isang lane nila agad. Pero, uy, Void Spirit. Void Spirit, ban, coming from Lil Gun. Yes, maganda naman, wala silang panghuli dito. Plus, wala silang disable kasi. Yun lang ano dito. So, pwedeng mag-pick yung Lil Gun dito. Either pack, Queen of Pain, na mid lane nila na may pang set up para sa may Phoenix Egg. Yung kayang makapag ano, kuha lang ng Dream Coil, then Phoenix Egg, di ba? Pero, pwede, pwede. Ang ano, kapag BKB na si Monkey King, kaya na basagin yung Phoenix Egg. Fourth position si In Your Dreams at bakit? Eh, balibalita ako, ang talagang kinuha nila ay dalawang support. Pero, nawala. Umalis yata yung dalawang support. Si Seri, saka may isa pa eh. Offlane yung Seri. Plus isang support, umalis. So, napilita siya mag... pero bigla na lang po silang nag-Templar Assassin dito. Maganda against nga rito sa may Puck. Yes. Diba? Oo. Uy, tsaka, IG pala to. Pero yun nga lang eh. LG pala, IG. Maganda talaga naman kung baga sila yung kumuha ng Puck, wala silang panghuli. Parang kinuha na lang din talaga nila. Pero Templar Assassin, ang daming pambasag talaga sa ano dito ah. Parang ang daming pang opening, pwede agad mag-jump in. Lahat tatalo niya, Lycan, pag nag-ulti yan, diba? Templar Assassin. Parang wala silang masyadong makunat na hero para sa Hoyo. Sana si Jobby na lang daw. Nagpalit ng IG and si Miracle. Kahit ano naman kasing ihain sa inyong caster, guys. May sabi kayo eh. Pag nandito sila pillage, sabihin, corny, ganyan, ganto. Pag kami nagka-casting, bias, ganto, ganyan. Kahit naman sino caster ihain sa inyo, wala namang... lahat ayaw nyo. Lahat naman ayaw nyo. Di naman kayo pinipilit manood eh. Pero tingnan natin, eto na. Ano na, ang answer lang dito. Ban mo na nga yan. Ang answer lang dyan. Oh. Yung Yota na yan. Yota nga. Uh-huh. Si Yota nga. Oh. Wala eh. Pero sila tuloy pa rin manonood. Ano lang tayo, guys. Sila pa rin pala tong Hoyo. Yes po, guys. Sila yung nagsama-sama dito. Set zero. Sino set zero na to? Nagpalit si... Ano yata? Nagpalit si IGN si Miracle. Ah, si Mizu. Siya si Miracle, di ba? Mizu so, set zero, si Set Zero. Si Quatro. Si Bombel. Pwede kasi magpalit muna sila kasi yun yung i-re-register nila. Tingnan natin dito. So, although ang ganda ng pick din dito ng Hoyo, maaga talaga na makakapag-online to.
At i-flex nyo nga dyan yung mga stickers nyo sa mga supporter natin dyan. 180 na pala tayo dito. Shoutout po sa inyo. Pero ito, pakilala ko muna for the region side. Itong Salilgan, Ace 12 para sa kanyang Phoenix, Marvel on Viper, X123 sa kanyang Lycan, Hishige! 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 Sa kanyang Tiny and Sang... Oh, mangite. Sang Titi. Si Sang Titi pala 'to eh. Hindi po Sang PH, guys, si Sang Titi. Snapper sa naman. Sang Templar. Beside ng Hoya, snapper ni Set Zero, keeper of the light ni Jocom, Monkey King ni Mizu o Miracle, Pangolier ni Forever at Pak ni Fearless. Favorito ko na ngayon 'to. Ito si Sang Titi. Ayan, si Sang Titi, oh. Baka naman tawag-tawagin mo yan pagdating ng clash mamaya. Eh, bakit? Si Sang Titi yan eh. Mid player, guys. Sang Titi. Sang Titi. Yun talaga eh, kahit anong mali pa. Ano naman trip niya? Hindi kasi, mali mo. Eh, si Sang PH kasi. Sang PH, oh, yun. Pag ito, si Sang Titi to. Ano Sang Titi. Sang Titi. Sang Titi. Yan, mamaya yan. Sang Titi for the kill! Wow! Paano pag pumasok si Sang Titi? Sang Titi for 3 points! Pumasok sa team pa si Sang Titi. Pumasok na po si Sang Titi. Pinasok na hapon niya rito. Ang Team Hoyo. Pero... Pinatpanatan. Yun lang, classic lang. Pero tingnan natin kung may papigil sila mamaya sa Lycan dito, lalo na wala silang panghuli. At although meron silang pang-clear ng wave, lalo na kapag naka-ags dito, itong si Lycan, tingin ko... Ano ba talaga at paano niyan? Sang Titi yata yan, Sang Titi. Sang Titi. Sang Titi. Pero, pero dahil Tagal tayo, Sang Titi yan, Sang Titi. Sang Titi yan, Sang Titi. Sang Swari nga. Sang Titi nga, Sang Titi nga. Sang Titi nga yan eh. Oo nga. Sinabi na nga sa inyo, Sang Titi yan eh. Tanong kayo ng tanong kung saan. Saan? Saan ba? Saan ba? Saan ba kasi? Baka ano, baka ang ano yung talaga yan, Sang City. Ah, eh, baka Sang Swari. Napulol. Napulol. Sang City. Galit na galit. Tapos score pa siya, no? Oo, score pa nga siya. Uy, si Monkey King yan, Monkey King. Ganun ako ano niya. So, Meet Monkey King to. Meet Monkey King ha? Ganda ng courier ba yun? Ganda oh. The battle begins. So nag-adjust sila guys kasi lugi eh. Medyo lugi po. Medyo lugi yung pack versus dito sa Templar may ano. Templar Assassin. Kay Sanctity. Oh. Eh ginawa na lang nilang MK Mido. Oy, shoutout sa mga nagbibigay ng stars dyan ha. Pa-shoutout po sa tita ko na si Gina. Naku po. Gina. From San Francisco, Allen ha, niloloko mo kami ha. Allen mo kami, Allen ha, ikaw, Sang Titi ka talaga ha. Pag merong ano yon, yung gift na ganun, parang siya lang nagbibigay ng ano yan. Saan? Ng, taas ano, mga? Yung parang, ito? Yan, yung pangalawa, oo. Ano yan? Gift sub, ganun? Nagigip sila ng sub? Ano kalagay? Ano yata yan eh? Ah, sorry, kala mo naman. Kala ko nagbibigay ng ano. Pero tingnan natin dito. Hindi, okay lang din kasi kung mid dito itong Monkey King. So, mahirapan talaga siya sa papel. Palagyan, palagyan. Malulugi yan sa ano. Malulugi itong Templar at this kahit pa paano. Ang hirap lumapit. Ang mahirapan siya na makapag-perm dun sa may top lane, Viper and Tiny din eh. At tingin ko, mas maganda, mas mataas din yung ano niya. Capability na pwede niya talaga na matapatan yung Templar sa gitna. Mukhang palaban din ng net ng Mongolia. Ano daw ba? Ano daw? FPS? Tignan ka. Eto wala mga. Eh, layo ng Mongolia eh. Baka naglag lang no? Lag lang siguro konti. Baka ganun talaga. Mukhang palaban nga yan. Pero tingnan natin ha. Dahil although mabilis makabasag dito mamaya yung ano eh. Di daw ah. Shoutout kay Kiyoshi dyan no? Saka mga ARP-ARP, pati panotis daw si Kuya Nick, ayan. Charot kay Kuya Nick. Panotis. Ang panotis daw. Panotis ka namin. Oo. Guys, ha, yung mga supporter natin dyan. Uy, 182 na kanina, oo, 180 lang. Baka naman, agad, mag-support na kayo dyan, guys. Magamit nyo yung ating mga sticker. Ayan, plus makakasali kayo doon sa exclusive group for the supporters ng Kuya Nick Page. Ang matindi doon. Ay, Phoenix mid. Oh, okay. Hindi. Ano yan, magka-viper yan. Magka-viper mid. Oo. Oh, mag-viper mid yan. Oh. Di ba, eh, papa, ano ba yan? Papa-utak ba ang Mongolia?
Siyempre, oh, hindi. Kalahati gagawin na buhay. Meron kay L. Oh. Mahirapan talaga siya dyan. Kaya din, at least, ablis lang din nila ma-adjust. Plus, yung pack lang yung katapat dito ng Templar Assassin. Sure na makakapag-farm. Sa kaya lumalaro to? Si kaya to pag lumalaro? O, sa CIS? Yung mga Mongols? Sa ping nila? Baka sa, ano, si, nandito sila eh. Si talaga lumalaro, oh. Hindi natin ano. Pag nag 187 supporter, magharap ng 187 maps na si Boss Alo. Okay guys, ito na po pala. Kapag naka 187 supporter tayo ngayong pong laban natin, magra-rap po na 187 maps na yun. Si Alo. Oh, pero... Miracle daw, oh. Miracle daw to, di ba? Oh. Oy, pumalag. First Blood by Marvel. Sino ba ako? Si Marvel ako eh. Marvel, may, ano ka lang, Marvel Mizu ka lang. Marvel versus Capcom ako eh, oh. Mizu ka lang, pero nagpalit na kasi siya ng pangalan. Oh, pero, Mizu, yun, Mizu na po yun. Si Miracle po yan, Miracle. Pero dito naman, si Santiti sa may top lane. Ay, may nagtatanong. Tamang tira lang sa creeps. Oh. Kuyan, boss alo, nag-PM po ako sa page ni Kuya Nick about sa PNX bet. Mag-cash in po ako, please reply. Oy. Ay, naku po. Eh, patay! May magsasagot naman dyan, abangan mo lang. Ah, pa-PM yung mga ano, kailangan sumagot doon, ha? Ayun, ha? Pero at least, di ba, nabigyan nila aga dito itong Templar Assassin sa may top lane. Tingin ko, bottom lane dito. Maganda kasi dalawang pang-clear agad ng wave. Yung may pang-spam agad sila, di ba? Itong Keeper of the Light, plus meron silang swashbuckle. Pwede nila ma-farmin yung wolf dito ng ano, Lycan. Oh, pero inahabol dito. Tignan natin, Jokam. Wala, mga ano lang yan. Medyo... Padali lang. Oh, nagpalit na naman po sila. Nag-pack mid naman po. Versus Viper. Eh, goods pa rin naman. Oo, oh, mahirapan. No? Ganda ng pick nila na Viper dito. Parang nahirapan na mag-adjust din talaga itong Hoyo eh. Tapos, hindi mo alam sila ano pala to. Ibang pangalan, no? Steam Secret pala itong lumalaro na to, no? Mahirap yun, ha? Sakit, oh. Grabe aray, 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 grabe talaga naman. Sino ba to? Bakit mga lalakas naman pala? Uy, yun lang. Kaputihan siya doon. Question mark by Peerless. Sakto-sakto. Kalkulado rin ni Peerless dito. Boss, alo ka ano-ano ni San Titi si Santino? Eh, hindi ko alam yan. Parang siguro kababata. Oo. Naghahanapan sila ngayon. San Tito? San Tito? San Tito? Pero at least, di ba, nakabawi na rin dito. Ito agad si Pakat. Ang ganda naman nila ng ano, pagkapalit lang din. Oh. Siguro, di na rin talaga. Stay na lang dito. Itong si Templar sa mid top lane. Mag-stocks na lang din. Itong si, ano, Phoenix siguro. Si itong Viper, kailangan niya siguro medyo isihan lang muna yung sarili niya. Huwag mga ganung sobrang aggressive na move. Kasi, lugi naman yung pack eh. Agay sa kanya. Ang yaman na niya rito. Kailangan niya na lang i-maintain yung kanyang pag-farm. And mamaya, pag-atos naman na, tanggal ang kulit naman ng pack na yan. And... Tsaka ano, mamaya kasi pag mayroon ng book dito, itong si Lycan, medyo masakit sa kanila eh. Lalo na pag nag-teamfight yan, no? Kalahati buhay, sobrang lambot, walang mag-frontline para sa huyo. Lycan, no? Nakakapag-farm din siya ng mas rap, pero ang sakit din naman talaga. Nung skill dito, nito si Jokam, ha? Sakto yan. Kiniklear agad nila para hindi masyado makaangat yung Lycan doon at makapag-push out ng lane sa agad. Kailangan kasi nila yan. In 5 minutes kasi, alam naman natin, magkakaroon ng bounty. And Z0, si Boombel doon, no? Boombel. Sakit, oh. And then si Fearless nga. Pero at least, di ba? Ang sakit nung harassment ni Viper dito talaga siya may gitna. Ang ano na naman yan, advantage sa run talaga, eh. Itong si Pak, eh. Yan. Ganda-ganda ng ginagawa ng Viper dito. Yes. Ang ano lang din yan, hindi din kasi na makakagank yung dalawang support nila. More on laning pace lang din dito eh. Kumbaga, talagang kailangan muna tiisin ni Pak. Pero naku po, delegado. Ako, delegado nga rito, pero may toss. Oop, patay pa rin yata rito si Hishige. Nayari po siya ron. Yun mo kailangan iwasan ng Lilgan. Grabe, lalim pero na nito. Pero dinadive na, grabe naman. Pero eto na yung rotation. Tingnan natin. Boombel, pinakain ng cookie. Yung creep wave. Hop, lalaban naman daw yung Viper. Sige. 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 Pak, dumikit na rin. Hop, mamamatay pa. Oh, namatay pa nga ito si Peerless. Grabe naman. Itong Lilgan. Pero pinakain ng Illuminate ni Jokam. Ngumanga yung Phoenix. Di niya rin in-anticipate. Wala din vision dun eh. Plus, sakto yung kuhaan ng rune kasi. Yun din yung importante. 5 minutes din eh. Talagang kuhaan ng rune, pero... Buhay na si ano nun eh. Si pa kanina. Dapat magkukuha na siya ng rune din kanina. Kaso nga lang, wala eh. Na-greedy na rin siya para patayin dito. Itong si Viper masyado maasim.
Hop. Ayan na naman. Uy, pagbalik. Tinamaan ang ilumin talaga. Kalahati agad yung buhay. Uy, necro na agad siya. Necro na agad. Level 1. Pwede na. 5 minutes. Recto naman pala. Pero eto na yung pressure, guys. Naku po, nahuli rito. Etong CX 1-2-3. And pak. Delikado yata rito yung Lycan. Mamamatay po siya. Kailangan na mag-out nung Phoenix. Pero kakatipi niya lang din sa may bottom lane. Wala lang titipi sa kanya mga tropa. Tanay pa yata Viper. Yan. And mukhang patay na rin yata. Ang ganda ng dive. Pero kita mo naman na yung saktong-sakto yung gank ng pack. May catapult na kasama. Plus pwede nila talaga na mapush to. Pero yun nga, finortify na nga po nila yan. Pero papunta na yung Viper. Gusto niyang depensahan itong tier 1 tower. Meron din siyang regeneration. Level 6 na rin yung Viper. Pero aalis na yung tropa ritong na tingin ko, Lycan, pwede na siyang lumipat ng lanes eh. Mid na lang muna siya. Yan, medyo mas okay yan. Siya yung pinaka-safetest play talaga na pwede pag-farman lalo na ng carry. At mabilis kasi siya makakapunta agad sa neutrals eh. Tsaka ano, mas maliwanag yung ano doon, mapa. Kung may mag-gank man sa kanya, hindi din ganun kasi yung hero niya, eh. Oo, pero si Poreb, ha? Patay si Poreb, guys! Dinuraan ni Marvel grabe versus Capcom. Grabe naman si Capcom. Marvel dito, nagpapakita ang gilas talaga. Mahusay. Ay, dami stocks, sabi stocks, ko sa inyo, eh, makakaisa, eh. Times 11, dapat tumaya tayo sa ano, match winner. Tinan mo nga kung may match winner pa dyan. Ano, huwag yan, yan. Real-time yeah, betting ikaw, site yan, ha? Tingin, ano, baka may match winner ba dyan? Tayaan na natin. Dapat kasi tinaya mo na, hindi ka na nag-duda. Passive, best actor lang din naman yan eh. Diba? Malay mo, maka 2-0, maka chamba. Edi times 11. Hindi ba tapos, guys? Umpisa pa lang naman. Maganda lang yung start dito ng Lil Gun. At least, hindi. Ano po siya? Taga-Mongolia po dito. Mongolian ito po, ang kalaban. Nila po rin pero ultimate TP. Patay pa rin yata. Fearless. Kalkulado niya. Grabe, oh. Muntigan na si Peerless doon. Wala rin talaga siya napataas. Wala rin siyang orbe, ano niya eh. Wala nang match winner, wala nang match winner. Okay na, iyan mo na. Ganun talaga. Pero game 2 na lang mamaya. Taya ulit na game 2. Ano lang nun eh. Uy, dumadive oh. Siyang titi oh. Siyang titi. Ano kaya bubuhin niya? Pwede siya mag-desolator dito agad or blink dagger. Kasi kapag tumalo na, uy, mid lane, patay pa yata si Lycan. Lycan, namatay nga po siya ron. Na-coil dito itong si Phoenix. Fearless. Sakit. Kapag-out pa yan, merong orb. And Pac still alive. Wala. 4-7 score natin. Paano na nahabol yun? Siguro nagpa-farm dito si Lycan sa gitna. Pero kita mo naman yung Pangolier, tamang ano lang chill lang dito sa bottom lane din, no? Wala nang katapat, may bote, meron na siyang Maelstrom o classic. Dapat yata ano, mag-jungle na muna yung Lycan, ang bilis naman din yung mag-jungle, no? Totoo. Yung pag nagli-lane siya, sigurado, medyo siya yung magiging target dito, papagaling talaga. Yung pag-online na mga heroes dito netong Lil Gun, pero kita mo naman, sumasakop na sila rito. Pero na-scan sila dyan. Delikado. Pero pansinin mo, tinan mo, kahit meron silang like, hindi sila ganun kabilis na makakuha ng objective. Pero mamaya, pag game kill yan. Kasi dumipensyo talaga. KOTL lang, ayan, gaganyan lang yan, boom! Wala na. Pati swashbuckle nito si Poreb. Yan lang din yung sagot nila para sa Lycan. Pero mamaya, wala silang pang ano dyan. Tatakbuhan. Pag nag-ultimate dito si Lycan, magtatakbuhan sila. Pag ganyan na ito, talagang farman mo muna. Hindi mo pwedeng take ng tower yan eh. Diba? Kung nagkaka-farman naman, tatlo naman kayong core na mayaman, goods din. Ito, Lycan. Kailangan talaga niya ng item muna. And Templar Assassin. Mahirap. Parang alanganin din kasi yung hero dito ng Hoyo eh. Pero grabe naman. Oy, na-avalanche pero nakapag second skills. Tinatawag pero wala na, tinansel na. Bottom lane talaga yung gustong portrayahin dito ng Hoyo eh. Oo. Uy, may nandito na pala yung Monkey King. Kanina, tamang form na, hindi ko nakakita eh. Maispatan ba nila si Ace? Tingnan natin. Position 5 pero may nagtitipi. Naispatan yon. Si Tiny. Nakukita siya, alam nila. Galing dun yung courier, yun na yan nga, nakita rito si Zero, Bumbel, Delegado. Pero nasaan yung Monkey King? Hindi pinupuntahan ng mga tropa, akala nila marami masyado. Hindi nila alam, dalawang support lang ang pumatay rito kay Bumbel. What a play! Coming from Lil Gun. Mahirap pa dyan, tatlong lanes nila talaga dito is pumapabor. Kita mo, top lane dito, masyadong malalim na. Ito si Templar Assassin yun yata, natin hindi na po contest. Yun ng ano eh, Hoyo eh. Oo. Yung top lane na yun, no? Masyadong malalim na yun eh, oh. Wala naman siyang titipian dyan eh. Sino, ang panghuli lang nila kasi yung coil netong si Pac. Oo, yun. So kailangan nila at least plus 2 o plus 3 na ano? Na tao ron.
mahirap din kasi talaga eh. Kumbaga, laning pace lang talaga yung maganda pa dito para sa Oyo. Lang gusto na lang gumamit ng mga skills dito. And Banky King, nais patan na tumalon. Pero bait lang yan kasi papunta na yung kanyang mga tropa. And tatalunin na kagad dito yung Lycan. Oh, makakapag-ultimate pero na-call po siya rito. 40 more cases, last of 40 more cases. Patay yung Lycan. Sa may likuran naman, hinahabol nila yung Tiny. Sobrang layo ng ano, no, ulti dito ng Snapper. Ngayon, pwede nila take yung tower. Pero, Yun na naman, nagpakita ng lane yung Lycan. Automatic yan. Push talaga agad. Itatake agad or papatayin kagad yan. Pupuntahan ng Hoyo. Pero tier 1 tower on the bottom lane, mukhang hindi na nila madedepensahan to. I think kailangan din nila mag-take sa may gitna at least, no? Para ano, mahirapan din talaga makapag-farm dito yung Templar. Kasi dalawang ilang core sila eh, na kailangan may item din talaga eh. So kapag naubusan nila ng tower dyan, pwede na sila pumunta sa Triangle Camp. Doon din kasi, syempre, mabilis yung pera doon, may Ancient. And speaking of Ancient, yung Templar Assassin, nag-ano na sa Ancient. Meron ba, makikita ba natin dito yung mga, ano nito, rank nung Lilgan? Patanggal mo na yung ano? Oo. Okay, so, 300, rank 900, rank 1-5, rank 1-2, and rank 300. Grabe naman sila, pero palag-palag pa rin sila sa ano. Kung matagal naman na silang nagdodota talaga at magkakasama talagang naglalaro eh, di ba? Ang taas ng rank ko na, 34 ah. Siya, si Miracle? Si Peerless siya, si Peerless. Taas din pala ng MMR noon, rank niya. Pero, tingnan natin dito. Atos na! Lumaban dito, tingnan natin. Oop, yung muntikan na babitaw. Uy, sakit! Pero merong egg to protect yung dalawang knuckle. Mababasag pa. Aray, basag nga po. And ako po, mamatay rin dito si Peerless. Pero si Marvel, yung maging kapalit niya, nandito na. Eto si Sam Titi! Uy, na-dodge! Hindi. Mga mamabala talaga yung damage pala. Oo, patay pa rin naman yata yung makiking dito. Tingnan natin si Poreb. Nagkabaybaka na po. Ay, nasaibledan. Nasaibledan pa nga itong si Poreb. Si Mizu, no? Patay. Triple kill para kay Sang Titi. Grabe naman. Sabi ko sa'yo eh. Pumasok si Sang Titi dun eh. Meron din kasi silang kabisyo. Grabe yung pagpasok ni Sang Titi dun. Tinuhog na yung makiking eh. Oo, hindi rin talaga na ano. Meron na ba siyang blink dagger dun kanina? Desolator din na agad na. Kaya pala yung damage ganun. Ayan na, ang kanilang strat. Ang Chatwheel. The Chatwheel is real din talaga. Ang ganda rin ng vision nila dun. Kaya alam nila na kulang din dito itong Hoyo. Saktong-sakto din. Lalo na pag may BKB yan mamaya. Ano yung pang-hold nila? Kailangan pa ng aga ng Scepter dito ni Pak. Grabe. Galit na galit daw si Sang Titi. Pero, ito yung Wongs Command. Gagamitin. Viper, delikado na naman dito. Gumulong na rin. Itong si Pareb. Marvel, mamamatay siya rin sa may bottom lane. Sulit pa rin. And nagamit ito yung Wongs Command. Pati yung Rolling Boulder. Yes. Pero ano, Rolling Thunder. Itong si dalawang ultimate yung kinakailangan bago talaga makapatay. Wala, kailangan eh. Any kill, kailangan nilang makuha yan. Yung Phoenix na matay rin naman. Wala din kasi sila mamayang damage talaga eh. Kailangan dito ni... Pero ito ah, medyo madali. Monkey King. Medyo kung mag-itemize ka rito, alam mo na kailangan mo ng Halberd, alam mo kailangan mo ng Go Scepter sa mga support, di ba? Sobra. Kasi dalawang physical yung kanilang core dito, guys. Lycan, pati itong Templar Assassin. Yun din. So, tsaka kailangan din dito ng pang-hold kung sakali. Para meron silang, hindi na makatakas yung pack mamaya. Uy, pataya agad, isang mabilisan. Ayun nga, isang mabilisan lang and Poreb. Meron rin siya ritong Javelin going for Maelstrom. Kanina yung Discord, patanggal yung Discord. Tumutunog. Pero maganda naman dito yung Maelstrom para may talagang hindi makapag-push or maubos niya agad yung Wolf plus etong... Necro mamaya, pero kapalit nga nun, buhay niya, di ba? Pero sobrang daya kasi ng Necro din dito eh. Na ay nang aganims nga ni Lycan mamaya. Lahat ng lanes may Wolf. Oops. 9-14. Score natin. Aganims nga dito, Skipper of the Light. Rekta-rekta lang. Oh. Yaman, mayaman dito si Jokam. Experience-wise, alam nyo naman. Siyempre, mas may experience dito yung Hoyo. Pero mali mo naman, di ba yung pangalan lang nila, no? Okay. Diba? Blink Dagger completed para kay Templar Assassin. So, anytime pwede na nila mag-commit ng teamfight dyan. Di pa nga tayo nakikita, diba? Pat sumama yung Lycan plus yung Templar Assassin, no? Oops.
Wala na lang, nag-Russia na. Oo. Pero okay tayo makikinig sa may bottom lane. Tingin ko pwede nila i-go to eh. Kasi mahirapan tumipian eh. Hindi, meron naman siyang pa-call dito ni, ano, Keeper of the Light mamaya. Oh, sakit. Yun lang naman din yung advantage niya. Kaya nakakapag-flow siya ng lane sa baba. Mm-hmm. Pipilitin yata nila mag-Russia ni. Eh. Oops, let's see. Ano gagawin nila rito? Kukunin lang nila yung vision. Tatanggalin lang nila dito yung vision ng Hoyo and mag-go nila yung Pangolier. Okay, mamatay kagad si Parev dito pero Monkey King gagamitin yung kanyang ultimate and papalagba sila. Pero nandun siya sa may poison ng Viper. Pero Viper! Bigla na lang punto mayo. Akala niya ang lakas niya na eh. Yun nga lang, inangat niya sa may likuran. Ito si X123. Si Jokam. Parang ice cream. Dinila-dilaan lang. And then nabuhay pa yata yung tiny guys. Si Hishige, Sanctity, dageran mo. 1, 2, 3. Wala na. Nakatakas na. Pero apat yung patay. Ngayon, sa side ng Hoyo. And double damage pa. Pwede sila mag-Roshan. Parang na-force pa rin kasi sila kahit minus 1 na sila dito eh. Oh. Bet Lord. Kala ko ba nag-online o all-in ka na? Game 1, di pero ba? Wala din talaga kasi silang pampronta game dito. Game 1 plus. Ano yung kita mo? Yung makiking, oh. Ganda na sana eh. Focus ka man sa kayo. Tsaka Mortimore Cases. Mortimore Cases. Tsaka Dream Coil. Pero kasi, lahat kita mo. Lahat. Pasok. Kaso, after nung combo nila na yun, wala na. Wala na kumukontrol sa may Lycan. Kita mo, dumidila na lang ng ice cream sa likuran, oh. Kaya sila talagang pang disable eh. Kung pa Miguel, pag nag-ulti dito, ito si Lycan, lalo na pag nakapag-BKB na yan si Templar Assassin, Blink, kaya niya agad minus 1 dito itong Hoyo eh. Lalo na Keeper of the Light para di na bosses mamaya. And that's instant replace brought to you by Predator, guys. And ngayon, meron na Age of the Immortal. Itong si Templar Assassin, Katini Sanctity. Eh, baka hindi naligo. Hindi, sobrang dami niya lang kasing item. Kapatid daw ni Sanctity daw pia si Sanctity. Ah, Sanctity. Ganun pala. Sanctity po talaga yan, Sanctity, guys. Sanctity. Kaso, siyempre, ano tayo? Tagalog. Pronunciation. Sanctity. I like your accent. Anong accent? Accent. Anong accent? Accent. Anong accent? I like your accent. Sanctity. I like your Filipino accent. Pero tingnan natin na may Aegis advantage pa dito at hindi makapag-push itong Hoyo. Wala silang, tower damage din talaga eh. Kung magkakita mo naman yung hero nila, teamfight, di rin sila manalo sa teamfight. Wala nabigla, silang pangalas sa Lycan. Nabigla diba? Siguro itong Hoyo. Ganito marunong pala itong mga tala. Budot kasi, hindi mo yan ang mahirap din pag hindi masyado kilala yung team, syempre. Alam mo, hindi mo alam kung ano yung mga ibabang dapat sa kanila. Ay, kung nagaganto pala to. Ay, okay, lakas pala maganyan nito. Diba nakakagulat, hindi nila nalalaman. Pero ito, tinan natin, Sanctity. Pero ito guys, best of 2 lang to ah. Best of 2 lang! 12 teams po tayo dito at apat lang po ang kukunin natin para sa lower division. At yung tigdalawa po na nasa bottom dito is next season po para sa ating open qualifier. Babalik po sila doon. So, yun naman na maganda. Pero saang Chichi na naman? Ayan na naman po, gugulong dito. And ako po, patay si Set Zero. Siya si Bumbel. And mega kill para dito kay Sanctity. Sanctity! Pero ayun na nga. Yung top 2 naman dito guys is papasok sila sa ating upper division. So abangan nyo, top 3 lang po ang kukunin natin sa major sa January 18. Pero wala, hindi nila kaya talaga napigilan kapag nakapag-push eh. Kasi once na magpakita sila sa lane, kayang itos back agad dito ni Tiny. Bilis kumuha ng tower. Second tower, outpost na lang next nila. Sarap daw ng odds, 4.35. Oy, siyempre, napakasarap kung tumaya kayo. De sana, alam nyo na, guys. Naniwala sana kayo, diba? Naniwala sa akin, eh. Pero hindi pa naman tapos ang laban dahil gumagawa pa ng paraan itong back. Pero tingin ko, mahirapan na sila dyan, eh. Kahit mag-late game sila dito, di sila manalo. Kita ka, pinutol ang puno! And Mizu! Sinigang sa Mizu! Wala. Matay! Si Miracle! And Peerless, tumatakbo rito, pero nagamit naman yung ultimate dito ng Lycan. Naka-coiling blade ba si ano? Ah, hindi, kinain ni Tiny. Pinutol niya, puno. Ang ganda ng vision nila dun eh. Kitang-kita talaga siya. Pero alam na ngayon yun, ng Hoyo, no? Pero kasi hindi sila mahirap umangat dyan, lalo na wala na silang available na
tower dito sa gitna at kung sakali night time din, delikado na mag-jump in siya dun sa may para lang ma-deward niya lang yung observer. Itong ginagawa ni Pak, kinakat niya na yung creep wave para hindi magtuloy-tuloy ng push. Pero patay na naman itong si ano, Pangolier. Okay, nako, ang ganda na naman. Tinipan, no? Uy, binibigyan ng tip, Poreb, ha? Oh. Oh, the attitude coming from Mongolian. Poreb ka pala. Hop, nagpakita rin si Fearless. Ha, manguhuli to? Manguhuli pa to? Diba, kinakat niya lang yung creep wave para mahirapan makapag-push. Pero kasi kahit na ganun, uy, 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 uy. Mahuli rito yung Phoenix. Pero pwede pa siya makibag-itlog. Uy, hindi na siya nakabag-itlog, guys. And set zero. Ang ganda ng pagkakatalo niya rito. Yun yala, medyo mapalalim. Uy, para sa kakatipihan. Natatakot. Parehas. Oh, my God. Sabay pa sila ng TP dito, ah. Siguro, hindi din inaasahan ni Viper na makakabackup agad dito itong Tiny at Templar Assassin. Oh, nakabalash to. Sumuli ka, boy. Fearless. The next level play. Lakas kasi ng ano doon eh, ng loob dito ng Hoyo na Igo kasi nakita nila sa top, di ba, yung dalawa. So, MA outpost pa dito kaya kala din ni Marvel di siya mapupuntaan, nag-TP siya eh. Pero kung pinalagay niya, siguro patay pa rin yun. It's our time, sabi ng Lil Gun. Hindi nyo kami nakikita kasi hindi kami masyado, wala masyado qualifiers sa mga nagdaang tournament. Puro invited, invited eh. Ito yung mga lumalabas sa mga open qualifiers. Walang yana paglabas dito. At least, di ba, nabatak sila dito. Puro beso pa yun eh. Oo, oh, ayun nga. Uy, makakuha pa yata ng courier to. Wala na rin silang mapag-forman eh. Pak. Oh, tira mo. Ay! Pares tumalong! Kita mo naman, ganyan na lang ginagawa dito ni Poreb. Nahirapan na rin kasi siya na lumine eh. Kailangan niya bigyan ng space dito itong si either si Pak o Sir Monkey King eh. Wala na silang mapag-forman din also. Going for Aghanims din dito, si Monkey King. Si Pangolier. May Fury si Monkey King. Pero ang hirap pa rin lumaban dyan. Kahit may Battle Fury ka, isang Viper lang sa'yo eh. Wala ka na magagawa eh. Nag-farm eh, no? Naghahanap na rito itong Lil Gun. Saan ba kayo nag-farm? Ito, nakita ko yung Pangolier. Gumagawa pa kayo ng strategy nyo dyan, ha? Puro segue na lang. Ayaw nyo kaming harapin. Alam nyo malakas kami, ha? Pero BKB na yung Monkey King. Ito si Poreb. Nakapag-blink out na and then swash buckle out. Nakapag-out na yata siya. At least na-delay nila yung time dito ng ano, no? Mahirap pag may Viper kayo na offline. Ang hirap na humuli. Oo. Even na may Atos siya kasi. Parang ang bagal niya pa rin na gumalaw. Pero tingnan natin, top lane yata yung gusto nila. Kaya nakatira pero yung yun nga, tanong, hanggang saan nila kayang gawin yung ganito? Delay diba? Lang. Parang talagang pinaforce lang nila yung rotation pero dito. Ang yaman kasi nung ano eh, nung Templar eh. Kahit siguro, pag yung mid lane, pwede nila na agad papasukin yan or hintay nila yung next rush din dito. Malib yung buuin dito ng Templar Assassin, maganda. Para kay Pak. Huli talaga. Dami niya naman agad na pwedeng makancel dyan eh. Pero wala. Mukhang bibilitin na nila ito. Mag-smoke na siya ata sila. Ayan na nga. Gusto na nilang lumaban. Pipilitin na nila to. Bahala ka kung gusto mo mag-gumilit-gilit dyan. Pero yun, mahuhuli ka agad dito yung set zero. Snapper, mamamatay. Okay. Unstoppable para kay Sang Didi. Galit na galit. Ang Templar Assassin. Hindi na kaya nilang labanan to. Mahirap na yun. Tapos na level din dito ng Templar Assassin. Uy, finally, meron na siyang Aghanims. Pero bottom lane, pinupush pa lang. Natago lang si Pangolier, no? Tapos, pinupush niya na yung lane, TP out. Tapos, yung pack naman sa may taas. Pero, more or less, hindi pa rin. Uy! Nakakaramdam sila na nandito. Pero, Uy! Kita, BKB, kinamit dito, okay? Patay yata yung Monkey King. Ito yung Phoenix Egg, patay si Monkey King. Grabe! The next level play! Ilang beses yung dalawang beses siya doon nahuli na patayo tayo lang sa may puno. Pero ang ganda na pag-react ng Tiny doon, ha? Husay. Ang galing. Ganda na vision nila. Alam ko kasi nila paglugi eh. Ganun na eh. Ayun na, magdediretso na yata sila, guys. Lapit 25 na bounty. Blood Thorn. Blood Thorn yung bubuin dito ni Templar. Para din. Ang taas ng puno, kita yun, no? Tsaka may words sila eh. Di ba yung pag ano, ni Phoenix, nagdive siya, tapos naglagay siya ng words. Tapos tinignan niya, siguro yung mga puno, uy, ang taas ng isa. Sige. Ang bilis, di ba? At least observant siya dun. Tingnan natin ito. Si Poreb gumagalaw sa may gilid. Ganun pa rin gagawin niya.
Takat nga na yung creep, hindi rin talaga siya kaya na makapalag. Or pitasin nga yan si Tain, hindi niya kaya. Oops, ilang. Sige lang. AG, sinihintay natin dito. 1 and 25 seconds. Wala 1 minute na, nagawa na lang sila na ano. Yes, tsaka tingin ko hintayin na lang muna nila yung blood turn dito para sure na walang takas din itong sipak mamaya. At kahit na maka-BKB pa to, ito si Monkey King, anong next item niya naman? Aganims talaga, pero may rawang pa rin sila na pumasok dito. Split push na lang kinakailangan, tamang delay lang ang gagawin dito ni Poreb. Uy, makikita na naman yata siya ni Phoenix! Ayun! Nakikita na naman siya rito, pero makapagulong TP out na yata. Ayan. Wala, delikado. Pwede siyang gumulong TP out eh. Oo. Tsaka maganda rin yung kanyang shard dyan mamaya. Medyo nagkakatansyahan lang tayo dito, ha? Nihintay lang ni, ano, ha? Ni Templar yung kanyang item din, ha? Aghanim Scepter para kay Snapfire. 2,000 na lang. Okay, ito na. Nag-smoke na naman po sila rito, di guys. Di ba nag-aghanim yung, ano, Lycan? Wala din, eh, no? Mahirap kasi, eh. Di ba, mapaparman lang din. Salt Keras na lang. Uy, naku po, delikado si Jokam! Wala, sobrang one-sided. Kahit yung kill na pumapantay yung Hoyo dito, sobrang hindi pa rin talaga nila kaya na sumabay sa Templar Assassin. The plus one is real ba, guys? Ang tanong. The plus one is real ba? Tingnan natin. Mukhang sa mga naka-bet lords dyan, mukhang nakangiti na kayo, ha? Wala na, hindi magagamit yan. Ano pa rin yan, implo. Sako pa rin. Ay, tinatanggalan na ng mga puno-puno sa may gilid ni Roshan. Terrial Blade, no, si Tiny, oh. Ay, cheese, nakakuha. Pero meron call dito, and si Poreb gumulong-gulong na rin po sa Ang Titi with the BKB. Papalag naman, eh, no, normal. Ang sakit ng right click ni Sang Titi. Hindi mo kaya. Oh my God! Galit na galit, gustong manakit. Sige pa, Monkey King naman ang next target. Medyo godlike. Para kay Sang Titi. Oo, oh, mahirap lang talaga nila sa bayan dito. Di pa nga tapos, oh. Si Pangayon. Ay! Ang bilis ng galawan ni Tiny nandun agad. Oo, oh, nakahuli pa. No, sino ba talaga to? Baka naman baka iba mga to, smurf to ng pro player, ha? Galing, eh, no? Ang ganda ng performance nila, eh. Galahusay, eh, baka ano lang talaga. Huwag okay tayo judgment, ha? Guys, Team Mongolian. Alam niya na, ha? New idol, ha? Sang Titi, ha? Sang Titi, wala galit na. Galit na, Sang Titi. Wala din buyback dito. Kakat na lang ng creep wave yan. Kakat na lang. Ganyan na lang para hindi makapag-push. Okay, sige. Nakat, grabe na. Grabe po si Tain, ha. Wala ma-push. Mayroon backdoor protector. Yan nga lang pwede gawin dito ng Hoyo, pero kailangan nila iwasan na magpapatay, eh. Kasi pwede pagpaisa-isa sila na matay, makapag-push dito. Itong, ano... Best of 2 po ito, guys. Best of 2 po ito. Best of 2. Sarap mag-bet, no? Ganyan. Kaya kung gusto niyo po mga bagong team, tapos mga saktuhan lang na bagong gawa, eh, makakilala. Ay, dito ako. Mga sila ano to, eh. May Rakil to, eh. Saka sila ano to, eh. Purem to, eh. Hindi nila alam na pag lumaan. Hindi sila nag-research. Tapos sa 2-0 nila mamaya, no? Ay, yun ang maganda. Sayang times 11 yun. Oo. Magana yun. Hindi kung 1K, eh, 11K. Ayaw. Ba yan? Hindi mo... Si ano eh, sabi ko, doon lang sa match winner eh. Sakto yun, no? Kung naano. Magana... Laki? Match winner na nga, sinabi ko eh. Eh, mamaya, pag natapos na ito, mag-iba na yung odds. Yun lang. Siyempre eh, ay, natalo ko dito. Hindi nila sila magbibit sa kabila na. Fanatic Sang Titi in. Huwag naman. Huwag naman agad pumasok sa ano, Fanatic. Easy lang. Bubuo pa yata ng dreams dito. Itong ano eh. Nine one si Sang Titi. Oo, papasok na naman. Pinasok niya rin si Poreb. Patay si Poreb kagad dito. Galit na galit talaga yung Sang Titi rito, guys. Oo. Wala na. Yun na lang daw ko nila. Sobrang slow din kasi. Oh. Ayaw mo na normalin. Ayop ka. Yun. Na normal na. Pero siyempre pa, trabaho lang. Op! Inuli. Wala, kinakat lang ng creep wave dito. Ano pa courier kayo? Courier. One, two. Okay. Dalawang courier na kuha niya, pero yung back. Oh, nag-buyback yung pangolier. Kinukuha niya lang talaga. TP na. Yung back, pero TP out. Wala, mahirap pa rin kasi. Pinupush na po sila rito. And Sang Titi with the
refraction. BKB, namin din rin X123. Ayan na, yung call sa may tatlo. Nasaan yung bukos kumahan? Pero nakakasin po, hindi nag-BKB kagad. Si Merakel, nakakasin na kanyang buhay. Merakel, kaya bumaba, hindi niya kaya. And ako, ang ganda ng pagkakait, Logan Sanctity. And the squad, mapupush na po sila rito. Top lane naman, will be the next target, pero hindi. Back muna daw, nakapag-receptor, nakakasin yung blood turn dito. Guys, top lane. Pwede tayo mag-push sa top lane. Atos, wala. Mahihirapan na sila talaga na depensa. I tell you, my friend. Ang hirap kasi itong si, Monkey King kanina. Hindi nag-BKB agad, no? Nagbungos ko man lang. Hindi nag-BKB. Parang ako pala yun, eh. Hindi niya inasahan na mayroong Tiny doon na maabatos siya. Tinubo si Tiny. Pinapatay niya naman support. Patay na naman niya yung support dito. Ito yung si Forep. Maki GG. Mga sir, game number one, Team Mongolia. Is doing it. Sanctity, X123, Marvel, si Hishke, sino mga pa? Rangka 1K15. Si ano pa yung isa? Saka yung Phoenix, si Ace 12. Ace 12, grabe. Grabe, nagpapakikita ang gilas dito, sabi sa inyo. Yung mga umasok sa open qualifiers, paglabas doon, walang yana. Puro best of one yun, eh. Oo. Oh, tsaka ilan yun, no? Apat na qualifier yun. Apat na qualifier. Kung hindi ka pa pumasok ng isa, try again ulit. Oo, pinasok na nga po rito. Pero naku po, nabaliw ang aso. Hindi pa rin kumukol ng GG, guys. Wala, tinitipid pa rin dito ng Hoyo. Baka sakali daw, eh. Ano daw? Tatalong at tatalong yan, sabi. Pero guys, si Levin solo! Sayang yun, 11K kung 1K yung tinayaan mo, no? Match winner, may chance. Kung baga may chance, hindi mamanalo. May chance. Uy! Pero ay, Jason, may mortal, sabi ko sa'yo, eh! Patay, hindi pwedeng, hindi tatalong. Isiyan lang muna. Pero ganda na gawa ni, Snapper, ginabill up niya itong si, Nabill up niya, kaya nagulat talaga dito. Kaya pa daw, kaya pa daw, ha? Kaya pa daw. Nag-expired yung Aegis, pero mahirapan na sila dyan. Kasi, kita mo, pag nakapag-BKB pa yan, wala na sila pamigil, pwede nang basagin yung tower nila, eh. Hero advantage. Yun nga problema pag hindi mo talaga kilala yung kalaban mo. Kaya... At least, nag-ban nga sila ng Broodmother. Yung Broodmother, ayun yan. Hindi, yung kasing ginamit nila sa open qualifiers. Broodmother, 23 minutes, tinalo nila yung yung sad boy yata yung pangalan nun, eh. Pero ang lalakas din nun. Diba? Kala ko ngayon mananalo, eh. At least, meron silang pambulag din talaga pagdating dito sa ating... May ember pa yan. Tinan nyo, mamaya, baka mag-ember yan. Eh, mga exotic, Ricky, nag-Ricky din yung mga yan. Nakabet ata sa over. Yun lang. Nakabet sa over? Hindi ko, parang nag-greedy lang talaga sila na pumasok sa may tower. Unlip, anong-ano? Bilis ang cooldown, no? Cooldown agad. Pero okay lang. Plus one is real, guys. Day the loose next item niya. Itong si Laika. At tumaya rin tayo sa plus one, di ba? Game one sa plus one. Okay, okay, good. 2,000. Oh, 2,000 nga. Tama, 2,300. 2,300. 2,300. Ang sarap. Pwede na, sakto. Pero wala na. Mahirap na to. 3 seconds. Pwede nila antayin yung Roshan. BKB na rin siya, no? Phoenix, napakayaman, no? Wala silang magawa dito. Talagang babasagan na sila ng tower dyan, eh. Aegis na lang kailangan nila antayin. BKB rin si Viper. Ay, dito. Ay, binibigyan ng tip talo. Wala pang agad yung si Pac. Wala silang panghuli. Ah, meron na. Yun meron, lang. Meron, pero pag naka-BKB, okay lang. Okay lang. Kahit naka-BKB siya. Pero yun na yun, eh. Intayin pa na ba nila si Pac na magbigay ng dream call? Yun lang yung panghuli nila. Diba? Tsaka di, ang kunat na rin merong Assault Kiras. Baka pinaka-safe play siguro. Itay muna yung Roshan ulit. Roshan. 45 seconds. May gis-gis yata ito. Pwede na lang hintayin. 45 seconds, guys. Pero tamang farm lang muna. Or gagawa na ba ng move? Oo, kailangan siguro biglain din dito ng Hoyo kahit makabawi man lang sila. Pero fearless! Uy, kamutigan pa siya mapatay. Hindi na siya makapag-split push kasi sobrang sakit na ng creep wave. Mega na. Hindi niya nakaya agad na, maubos. Uy, site of vice. Uy, si Jokam. Oh, pero mauhuli natin yung Tiny rito. Hishige. Ito talaga, i-all in nila. Unat ng Tiny, hayop. Support lang yan, Dapat niya mag-charge siya, yung Kraki exterior. Oo. Makakabosit din yan.
May ano kasi, hex na rin siya. Ang yaman ng tayo ni. Ethereal Blade. May pangulo na sila sa Ethereal pack mamaya. Hex. Pwede niyang biglain. Pero, tingin ko, Aegis talaga yan yung pinaka-iintay nila. Wala pa naman din player, yung kaya nagpatalo sila. Ulol nyo. Mga nagkapaniwala pa kayo sa mga ganyan. Diyos ko po. Wala na yan, guys. Dami na nasampulan, guys. Hindi na mag... Hindi na ulit. Hindi, meron dito nasampulan eh. Yung ano, di ba napalit sila ng player? Yung pang kasunod nila yung pumasok. Si Team Boyd yata yung Team Boyd. Oo, Team Boyd. Kasi may banned players. May banned players na naglaro. May banned players yun. Tapos lumaro pa rin. O, yun. Yun. Tinanggal. Hindi sila nakalusot. So, marami na nasampulan. Hindi nila pagkapalit yung pangarap nila para lang sa malit na halaga, guys. Ayun nga din eh. Yun yung matanggap na yung mga nasa open qualifiers, eh, ganito pala lumaro. Hmm. Ay, syempre, nabata ko sila dun. Ilang laban yung nandun eh. Sobrang dami na sumali na teams. Almost 128 din yata yung pinaka-max na team na pwede sumali sa isang open qualifier. Tapos maglalaban lang kayo, best of one. Imagine niyo yun. Siyempre, ginagrind din nila yun kahit pa paano. BKB, malapit na rin si Viper. Siguro it's time para mag-sort kasi pwede na nila tapusin ito eh. Nilalaban pa nila. Nilalaban pa rito ng Hoyo. Pero okay. Ito na. Yung ultimate. Nagkabakbakan na po kanan. Pinatay ka agad yung si Poreb. And then, takbuhan na kaagad. Pati yung pack. Patay na. Walang buyback. Na-ex lang yun siguro nung Tiny. Ayun na nga. Walang mga buyback. And the next level play, ito na naman yung Chadwell. Focus command sa wala. Oh my God, Miracle. And the squad, gobble up, kinain, pinato. Doon ka na nga, lumaba ka na. Oh, hindi niya kayang mag-isa. Sang Titi and the squad. He's doing it, mga Sir G. Game number one. By Lil Gun. Bang, masaya lahat ng ano dito ah. Sang City! Nakabet ka, nakabet ka. Sa ano mo? Nakabet niya kami yan, di ba? Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Mukhang nakabet si Jomo. Tinan mo yung ngiti-ngiti. Ano ba? Sang City is the best policy. Grabe yun ah. Sarap ng bet nyo eh. Kung nagano ka, isa pa. Sang City oh. Oh, match to winner. Itaya mo na. Yan, sige. All in ah. 1K, 1K. Bila 1K ah. Bila 1K. Ayos yan ah. Wag. 500 lang, 500 lang. Wag greedy. Baka pag nag-greedy tayo, okay na yan. Wag na tayo tumaya sa mga first 15. Saka ano, medyo mabagal sila maglaro eh. Okay na yan. Yung ano, match winner, meron Check na natin. Check na natin yung pera natin ha. Yung match bet natin ba, ha. Meron? Guys ha, kung gusto nyo mag-bet ha. PhoenixBet.com, promo code natin, Lupon WXE. Kita nyo naman, Bet Lord, easy. Sabayan nyo meron na. Meron ba siyang match? May nakataya ka na ba sa match winner kanina? Meron tayong plus one. Nasaan yung ano? Nasaan yung... Ayun o, 5-3. Ang bilis ah. Easy. Easy money yan. I tell you, my friend. Sobra easy mag-bet, guys. Kaso tinigilan ko na talaga eh. Dito na lang ako nag-bet sa account ni Kuya. Bakit? Ayoko diba, na, dati, tinigilan ko na. Diba dati, naalala ko, uy, dami mo panalo. Kuya, bumbaya, isang araw, pandami yung panalo. Ay, wala na, tinigilan ko na nga mag-bet. Oh. Sugal lang ng sugal. My bets. Sugal lang ng sugal. Ayun o. Sang Titi is the best policy. Isa na ba yung tayaan pa, natin kanina? Mamaya pa yun, yung 500. Yung 2-1, ayun o, nakakuha na natin. 2-1 game, 1 win. Ang dali naman ng pera dito sa PNX. So, ayun na nga guys. Mamaya pa yan, pagkatapos sa series, ibibigay yung 1-4 na yun. So, ayun na nga guys. Game number 1 pa lang yan. Pero nakuha, nasulot. Nang Lil Gun, nakagulat. Hindi kasi nila napa-adjust sila sa may hero dito, di ba? Oo. Talaga yung no? Viper, napakaganda ng pick nila sa Viper dito. Ay, na-adjust nila yung Monkey King, na-delay din yun kahit papano, tapos napatay pa siya. Kahit na naka-sustain si Pac sa gitna, pero hindi ganun enough yung ano niya. Sobrang galaw, hindi siya ganun kabilis gumalaw agad para tulungan yung other lanes nila kasi ang yaman din ng Templar Assassin eh. Plus wala siyang kaya i-burst doon agad kasi sobrang kukunat ng hero dito ng Lil Gun. At wala din kasi kaya na makapag-pronta sa kanila, wala rin pang burst down dito etong Hoyo, kaya na-easy game sila ng Lil Gun doon ha. And ayun na nga guys, game number 1 pa lang po yan, game 2 ng Hoyo versus Lil Gun. Huwag po kayong alis, we'll be right back mga sir.